ano sir, mas responsive yung motor. Hindi niya katulad ng ano. Alin, kamusta? Mas responsive siya, tapos parang may nagbago talaga na hindi ko masakot eh. So what's up mga boss? At welcome back ulit sa ating YouTube channel. This video mga boss, hindi to clickbait. Hindi to clickbait. Bigyan kami kayo ng information ulit. Bigyan kami sa inyo ng information. May isang customer na magpapakabit sa atin ng speed tuner ni Mickey Maso. Ngayon, titingnan natin kung talaga bang tataas yung lalakas ba yung arangkada, malakas ba yung dulo, at susundin natin yung sinasabi ni Mickey Maso na yung cola is 13. Pero ang problema namin, wala kasi kaming 13 dito. So ang lalagay lang namin muna ngayon ay yung magtatagpo sa 1213. So again, hindi po ito bayad ha. Customer to na magpapakabit ng speed tuner. Nabili niya tapos papakabit lang sa atin. Gusto ko lang gawa ng video mga boss para sa lahat ng mga nagtatanong kung okay ba yung speed tuner. Hindi naman ako pwedeng magsalita nang hindi ko pa nasusubukan. Ngayon, titingnan natin, ikakabit natin yung speed tuner kasi magpaparepel din to eh. Gagawa natin ng video muna bago before and after na naka-speed tuner at saka naka-repel. So mga boss, bago tayo mag-start, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa lahat ng video na ginagawa. So ito, naka-plyable lang daw siya pero hindi niya alam kung anong size. Subukan natin na naka-side stand. Hindi to actual mga boss ha, yung top speed na ito. So naka-empty RTM siya. Nakita nyo, wala pa sa 110 yung top speed ng motor niya na naka center stand. Paps, ano top speed niyan nang naka ano land? 105. Okay, sandala lang. Sandala lang. 105 daw pag sa land. So titingnan natin ang takbo niya pag naka speed tuner at saka naka repile. So ito yun mga boss, ang pulley ni Mickey Maso. So ayan. Tapos ito yung drive base. So hindi ko alam kung alang ilang degree to. Tanong nyo na lang si si Boss Maso kung anong degree ng pulley niya. So kakapitan na rin natin siya ng spring. Bagong belt. Tapos ililisin na rin natin. So ito na siya mga boss. Pinalitan na rin namin siya ng slider piece. Maluwag na kasi yung slider piece ng motor niya. So yun nilagay namin 914. Tapos yung bell niya, okay pa naman yung bell, pinatanan na siya ng lining. So ayan mga boss, sika nakakabit na natin. So ito na siya mga boss, nakapuli na siya. Palalay nga ako, pampawak ako. Susubukan natin siya ngayon kung nagbago pa kahit naka center stand. Papreno nga. Nag-iba na yung ano niya, yung
Oh, test mo. Ilan? Isang daan lang inakuha ko sa bilin yung Alzada, pero solid, hindi ako tumutukod ng 60. Hindi ato. Yung mga dati ko nito, isang lang, kapag ng 60. Gabang? Oo, ano na. Ngayon? Ngayon, pita ko ng konti, angat talaga, mabilis. Mabilis siya angat. Kaso hindi ko lang makuha yung top speed kasi bitin talaga. Pero mabilis mo nakuha? Mabilis siya, mabilis lang. Yung isang train na to, hindi ko ba natapos, meron eh. Meron na. Oo. Na-wanted mo? Hindi sir, sandaan lang talaga. Sandaan? Oo, oh, bitin talaga sir. Bitin. Subukan ko. So yun mga boss, ni-road test ko din. Napaabot ko siya ng 103 bago mag 1 kilometer. Pero, mas mabilis na kuha yung 100 mabilis. Nakukuha ko na siya, pang 600 meters, nakuha ko na yung 100 bilis. Pero problema niya lang, eto. So, naka-Okimura bag siya na mabigat. Ayan. Tapos, yung gulong niya, malaki. Na, 100 siya, 180. Mabigat talaga to. Mabigat talaga to. So, isang sa factor na nagpapabagal, yung malaking gulong at mabigat na mags. Pero okay ka naman, happy ka naman. Okay na lang. Oh, ito to. Okay na lang. Oh, hindi to luto, hindi galing sa akin yun. Hindi galing sa akin yung puli, ha. So ngayon mga boss, i-re-repile naman natin siya. Gamit yung Project FI na pang-repile. So kailangan natin ng laptop para ma-repile natin yung kanyang motor. I-re-repile na natin tapos road test ulit. Hihingi na tayo na update kay Pops. So yun mga boss, i-re-repile na natin siya. Hindi nyo kasi pwede makita lahat mga boss, pasensya na talaga. So i-re-repile na natin siya. Okay, notice mo ulit, dalawang ikot ha. Last update mo ako. So yun mga boss, na-repile na, ro-rotest niya ulit. And dalawang ikot ang gagawin niya para maganda pa agad yung refile. So, andito na siya. Manalo sir, mas responsive yung motor. Hindi niya katulad ng ano. Alin, kamusta? Mas responsive sir, tapos parang may nagbago talaga ng gano'n. Hindi ko masakot eh. Kesa dati? Oo sir, ang layo. Ang ano, ang gagamitin. Parang ayaw ko na ipang lalamob eh. Alalay lang. Wag time to time naman bayabas ka. Pops, lalakas pa yan, lalakas na lalakas siya, handa mo na ginagamit mo. Hindi pa siya nag-a-adapt. Noong una, parang ano lang eh, parang yung pagpapalit mo lang ng ano, di ba, parang bibilit. Ha. Ah. Tumatagot pa kalawang ito ko, parang, masar ano, masar yung ano eh. Malakas. Update mo ako sa ano, takbuhan ha. Okay, si Pops. Shoutout! Shoutout pala, Balagbag ha, parang yan kayo, Balagbag Riders, sa, tapos kay Boss Gilbert. Sa window shop, pasin sila sa ulit. Magpalit ka ng mags at gulong. Okay. Babaan mo ulit. Panalo sir, panalo. Sige, shoutout mo yung ano, may-ari ng puli. Ano, Speed Junior, Sir Maso. Boss Maso, panalo rin yung puli mo. Mga boss, hindi ako ang masaya yung customer ha. So siya ang masaya, happy siya. So kayo na po ba, Laubos ka? Again, hindi to bayad ang video na to. Customer ko na pumunta rito na bumili ng speed tuner. Then ni-refile lang namin para mas lalong mas malakas. What? Oh! Again, window shop. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at follow niyo kami sa YouTube channel at saka sa Facebook page.